Handa na rin ang mga taga Cavite sa banta ng Bagyong Henry. Ang ilang residente sa coastal area sa bayan ng Rosario lumikas na kagabi. May news to go si Jay Sabale. Jay? Ipatuloy ang pagmamatsyag na ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Rosario at Noveleta Cavite sa kanilang coastal areas dahil na rin sa habagat bunsod ni Bagyong Henry. Narito ang report. Kagabi pa nakahanda ang bayan ng Noveleta sa maaring sakunang dala ng habagat bunsod ni Bagyong Henry. Hanggang sa oras na ito ay wala pa naman silang preemptive evacuation na ginagawa. Pero nakahanda na ang kanilang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Patuloy din ang kanilang monitoring sa iba't iba barangay. Sakaling magka-storm surge, ang critical era sa kanila ay ang San Rafael 3 at 4. Kapag nagsabay naman ang high tide at malakas na buhos ng ulan, maaaring tumaas ang tubig, maging sa mga ilog na magiging sanhi ng pagbaha sa mga barangay ng San Antonio 1 at 2, Santa Rosa 1 at 2, San Jose 1 at 2, Poblacion at Salcedo 2. Handang-handa na rin ang bayan ng Rosario Cavite at kagabi pa rin sila naka-red alert. Ang mga residente sa kanilang coastal area ay inilikas na rin kaninang alauna na madaling araw dahil ayon sa impormasyon na nakuha nila, nasa 14 metro ang itataas ng tubig dahil sa high tide kaninang alas 4 ng umaga. Pero kaninang pasado, alas 5 ng umaga ay nagsibalikan na sa mga bahay ang mga residente. So, andito tayo ngayon sa may Pandawan Fish Park. Pinakikita natin sa inyo yung kalagayan ng dagat dito. Ayon sa lokal na pamahalaan dito, normal lang daw ang taas ng tubig na ito. Ngunit ang pinagkakaiba nito ay yung lakas na hampas ng alon dahil nga dito sa hangin ng habagat. Kaya ngayon, yung mga maliliit na bangka ay nandito na sa Pampang. At hindi na rin maaaring pumalaot dahil nga kayang sirain ng hampas ng dagat ang mismong maliliit na mga bangka, maging ang kanila mga katig. Ang pinapayagan lamang nilang pumalaot ay ang mga malalaking bangka. At yan muna ang latest mula dito sa Cavite. Balik sa inyo, Susan. Jay, si Howie Severino to. Ano? Gusto ko lang tanungin, may kuryente na ba dyan sa Noveleta at saka sa ibang bahagi ng Cavite? Alam ko may malawakang brownout dyan pagkatapos ng Glenda. Sa ngayon, sa mga nadaanan natin mula doon sa Quezon City, no, yung mga nadaanan natin kalsada, meron naman mga kuryente ang mga nadaanan natin. Ngunit titignan natin ang maigi yan, itatanong natin sa lokal na pamahalaan kung ano pa bang mga lugar ang hindi pa nabibigyan ng serbisyo ng kuryente. Howie? Maraming salamat, Jay Sabale.